Tayo ay manalangin. O Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin at sinasamba. At kahit po, Lord God, sa kahinaan ng internet namin at sa aming pong kakulangan din po ng mga kagamitan para po kami magkaroon ng maganda pong pag-aaral ng iyong salita kada linggo, ay kami nagpapasalamat sapagkat binigay niyo pa rin ang pagkakataon nito na kami ay pagkatipon-tipon sa kanya-kanyang bahay at makapakinig ng inyong salita. At muli, Panginoon, ay aming inilalaga ang aming mga sarili, inihingi namin ng kapatawaran, ang aming pong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At hayaan niyo, Panginoon, na muli kayong mangusap o Diyos sa amin. At hinihiling namin ang Banal na Espiritu, siya ang aming maging guro, siya ang magbigay sa amin ng iluminasyon sa aming patuloy na pag-aaral. At muli kami magtutungo sa inyong salita at magpapatuloy kami sa aming pag-aaral sa Book of Luke. So dito, Panginoon, hiling namin ang inyong paggabay. Sa iyong kapurihan lamang itong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo ngayon ay dadako sa Luke chapter 4. Nung nakaraan ay atin pong inaral ang Luke chapter 3 at doon nakita natin yung unang ministeryo ni John the Baptist. At dito naman ngayon ay matutunghayan natin kung paano ngayon nagumpisa ang ating Panginoon sa kanya namang pagmi-ministeryo. At tayo ay babasa sa Luke chapter 4 verse 14 hanggang verse 21. So aking babasahin at inyo lamang po itong pakinggan. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He was teaching in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." So dito makikita natin na ang ating Panginoon ay nagumpisa ng kanyang ministeryo sa loob po ng isang synagogue sa Nazareth. At ito na nga yung kanyang binanggit. Now take note, my dear brethren, of the word proclaim release. Okay? Yung kanyang sinabi dyan, proclaim release to the captives, because this is the very theme of this study. At dito nakita natin na astonishingly, with a bold move, the Lord Jesus Christ speaks and says, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." So, dito po na nagulat yung mga tagapakinig ng Panginoon sapagkat bakit biglang may isang propesiya at ito nga ay hango sa Isaiah 61 verse 1 to 2 na bigla na lang na-fulfill pagkatapos banggitin ito ng ating Panginoon. Now, kung ating pong aaralin ang Old Testament, babalik po tayo dun sa script ni Isaiah at dito, prinoklama po ng ating Panginoon yung release to the captives. Now, in order for us to understand the significance of Isaiah's prophecy and how Jesus adopted it, okay, in this particular incident and in his personhood, it is essential to know the rich biblical tradition that the phrase proclaim release evokes. Okay? So ito pong phrase na ito,
Matatagpuan po ito sa Leviticus 25 verse 10 at yung Deuteronomy 15:2 patungkol po sa pagproklama ng pagpapalaya. Okay? At maraming ibig sabihin po ito, hindi lang po isang bagay na marilis po yung mga captives, meron pa pong iba na makikita natin dito. Okay? So, by claiming that Isaiah's prophecy has been fulfilled, ng pagkasabi ng ating Panginoon, idinideklara na ni Jesus that the springtime of Israel's restoration and renewal, which is actually what we call the Jubilee Year, has arrived. Kaya kagulat-gulat ito sa kanyang mga tagapakinig kasi bakit biglang sasabihin the Jubilee Year has arrived? Eh kung totoong nag-arrive ito, eh bakit we are still under Roman rule? Bakit ganito ang pagkasabi ng ating ni Jesus sa kanilang pandinig? Okay? So ngayon, kailangan po natin unawain saan ba nag-originate itong Year of Jubilee at ano ba ang pagkaintindi ng mga Israelita o ng mga Hudyo noong unang panahon? Okay? At saka nung mga panahon na rin ni Jesus, sapagkat inaaral nila ang kanilang ang iskriptura o yung Torah, and so, alam nila ko nung nilalaman nung Year of Jubilee. Okay, so kailangan nating intindihin at babalik ngayon tayo doon. So, doon sa Torah o yung tinatawag na The Law of Moses, containing the Bible's first five books, doon po nag-umpisa yan, yung Pentateuch, yung first five books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Dinidescribe po dito yung Jubilee at yung kapamaraanan kung paano ito ilulunsad o gagawin o yung legislation na tinatawag. So kung gusto niyo pong basahin pa yan at maintindihan, babalik lang po kayo sa Leviticus 25 at saka sa Deuteronomy 15. Okay? Hindi ko na muna babasahin yan dahil napakahaba at gusto ko na lang na ilista nyo na lang po yan. So, sa mga Israelites o sa mga Hudyo, yung seventh day of the week, they call it the Sabbath. Okay? Because that was the sign of the covenant God made with the Israelites during her time of Exodus from Egypt. But sa totoo lang, if we will have to be kumbaga dogmatic about this, hindi naman po talaga dun pa nag-umpisa. Actually, nag-umpisa yan dun sa creation covenant. Okay? Na kung sa, dun sa creation time. When God created the world and on the seventh day, He rested. So, dumating na lang sa punto ng panahon na ng mga Israelita, sa panahon ni Moses, na itinakda na yung ikapitong araw ay magiging kapahingahan ng mga Hudyo. Kaya sila hindi nagtatrabaho, sila ay nagpapahinga, sila ay nagpupuri sa Panginoon, sila ay nasa sa templo, nag-aalay ng kanilang mga dapat i-alay. Okay? So yan po. Now, yung addition dito is that yung seventh year, ibig sabihin, after the sixth year, yung ika-seventh year was going to be called a Sabbath year. Okay? So, pag nakumpleto yung 7 years, tinatawag na Sabbath year po yung ikapitong yon. Kaya nga doon natin nakuha yung salitang sabbatical. Okay? Yung mga sabbatical leave. Yan, nagkakaroon ng a year-long sign of the covenant. Sa mga Israelita, it was a year-long sign of the covenant, remembering what God has instituted and established, okay, and declared as to regards to how they are to commemorate these particular days, okay, including the application of the law or the Torah. Now, after a series of 7 Sabbaths, years, okay, 7 Sabbath years, meaning to say 49 years. So for a total of 49 years, yung susunod na taon, the next year or the 50th year
was to be a year-long festival of joy or jubilation and celebration. Yan, makita nyo sa Leviticus 25 verse 10. So, yung 50th year was a feasting, was a time of jubilation, a time of celebration. Okay? So, it was called the year of Jubilee. So, the Jubilee year was the Sabbath of Sabbaths, Tatlong Sabbat yan. Weekly, yearly, and then ito yung after seven complete 7 years. So, this was indeed what God has established for the nation of Israel. Now, binigay po ito ni Moses sa mga tao, itong special social legislation na tinatawag, at ini-enact nga ito during the Jubilee year. Kaya kapag ika-50th year, ganito po ang nangyayari. May 30 katuruan dyan or precepts. Una, all debts were to be canceled. Sabihin, lahat ng utang, kung ikaw may pagkakautang, okay, wala na yung utang mo. Burado na, na write off na. Pangalawa, all slaves freed. So kung ikaw ay nagtatrabaho for the past 49 years, you are a slave, on the 50th year, you are free. Hindi ka na hawak ng amo mo. Ikaw ay malaya na na makakapag-trabaho ng sarili mo na hindi ka na matatawag na slave. And then third is that all patrimonial land, okay, yung inheritance mo, yung mga lupain na halimbawa na isang lamo sa isa mong kapwa Hudyo, ito ngayon ay babalik sa iyo at sa pamilya mo. Okay? So, dito talaga pinakita ng Panginoon na wala dapat maghihirap sa mga Hudyo kung ganito kung ito ay susundin ng mga Hudyo. Kaya nga itinatag ng Panginoon ito. Kaya nga sa panahon natin, hindi ba't masaya tayo kapag tayo ay wala ng utang, kung nabura na yung ating utang. Diba? Lahat tayo siguro masasabi natin meron tayong pagkakautang. Okay? And sa kanila, ganito po yung sistema. At siguro kung ating talagang susundin ito, talagang lalabas nga na walang maghihirap kasi talagang magiging maayos ang kalakaran. Bakit? Kasi nandun na ipapakita yung tunay na pagmamahal ng mga kapwa Israelita sa kanilang kapwa Israelita. Kaso lang, I'm going ahead of myself, hindi po ito natupad ng mga Israelita. At yan makikita natin mamaya. Okay? So, during the Jubilee year, the slaves were set free and given permanent liberty. So, free na sila. Tapos, yung mga slaves and any other Israelites who had lost the land of their family inheritance, babalik at babalik sa kanila. Irregardless of ito ay nabenta. Kung ito man ay nabenta sa iba, babalik at babalik kasi lalabas kanila yung lugar na yon. At makikita natin na dito sa Jubilee ay ang salitang na pabalik-balik o paulit-ulit ay ang salitang release. Okay? Pagpapalaya. Okay? Pagtatanggal ng pagkabaon. Yan. Yan po yung salitang deror sa Hebrew at yung salitang aphesis sa Greek. Now, the slaves were released. The debts were released. Yung utang, the land was released. And quite simply, sabi nga, the Jubilee is the year of release. So, pag tinanong tayo, what is the meaning of the Jubilee year? It is the year of release. So, ito po ang kwento ng Jubilee at ng Israel. Ano ba ang purpose ng Jubilee at itong impact nito sa mga Israelita sa pag-i-enact nito o pag-legislate nitong tinatawag na release? Bakit kailangan palayain yung mga alipin, yung mga slaves? Why? Because ito po ang sabi ni
Yahweh sa kanila sa Deuteronomy 15:15. You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you. Therefore, I command you this, meaning to say the release of slaves today. See? So, ibig sabihin, pinapaalala lang ni Yahweh na kayo ay naging alipin sa bayan ng Egypt for 400 plus years. And thereby, itong jubilee nito, kapag meron kayong mga alipin na nasa inyo, sa inyong poder, ay inyo pong palalayain pagdating po ng takdang araw na iyon. Now, why release the land back to families? Yan din naman ang isang katanungan. Ang sabi naman ni Yahweh dyan sa Leviticus 25 verse 38. I am the Lord your God who brought you forth out of the land of Egypt to give you the land of Canaan and to be your God. So, dito pinapakita ni Yahweh na paalala ko lang sa inyo, na ako mismo ang magbibigay sa inyo ng lupa, lupang pangako. Yan, the promised land. And thereby you are reminded that if you come into the promised land, and we know that the 12 tribes of Israel have divided the land except for the Levites because wala silang inheritance except the Lord. And therefore the 11 tribes will have to work and give a tithe so that the Levites or the priest, the clan of Aaron will be able to survive. So ganun po ang ibig sabihin niya. Kaya't kailangan ibalik mo rin dun sa dating nagmamay-ari yung kanyang lupa na kanyang pinahiram. Yan. At itong pangakong ito ay nagumpisa pa doon kay Abraham na pinangakuan si Abraham, sabi nga, leave your country because I'm going to bring you into a land flowing with milk and honey. Okay? A place of abundance. At yun na nga, doon tumira ang mga Israelita. Therefore, yung social teaching po ng Jubilee made this particular festival year not simply a remembrance of the Exodus, but a reenactment of it. So sa mga Israelita, hindi lang sila babalik para i-remember ito, pero kailangan nilang ma-reenact para nang sa ganun ay mas personal yung dating sa kanila. Okay? The Jubilee was to be an internal exodus for Israel. Sa mga puso nila, gugunitain nila ito at ipapaalala nila sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga anak, kung ano yung mga nangyari noon sa kanilang mga ninuno. Kaya nga meron silang mga itinatali sa kanilang mga daliri, yung mga phylacteries na nilalagay sa noon ng mga Pariseo at yung mga religious leaders, pagpapaalala kung ano yung mga nangyari noon in the past that God was so faithful in the life of the Israelites and really brought them into the promised land. Okay? And so, sabi nga, the Jubilee celebrates the Exodus by reliving it. Now, nasabi ko sa inyo nung naunang aral natin that when Jesus was in the Jordan River to be baptized, okay, and many people, Israelites, came from Jerusalem all the way to the Jordan River that was around 30 kilometers to 50 kilometers just to be baptized. It was a relieving of another exodus. We know for a fact that during this time, the time of Jesus, they were under Roman rule. And therefore, sabi ng marami, eto na yung pinangako sa atin ng Diyos ng Diyos sa Book of Isaiah that there is going to be a release and this is going to start from the wilderness. Kaso lang, ang pagkakaalam lang ng mga Hudyo ay sila ay matatanggal sa pagkahawak ng empero ng Roma. But Jesus has a different plan of release. Okay? So, unfortunately, babalik po tayo sa panahon ng mga Israelita, Israel failed
to enact the Jubilee liturgy and legislation. Hindi nila ito naipatupad ng ayon sa kagustuhan ni Yahweh. At ito pong failure on their part, according to the prophet Jeremiah, was the straw that broke the camel's back. Meaning to say, Jeremiah described how the last king, which is actually si Zedekiah, before they were to be conquered by the Babylonians, pinangakuan na si Zedekiah through the prophet Jeremiah na sinabi ni Yahweh, sabihin mo dyan sa hari na yan na Zedekiah, huwag siya mag-alala, hindi siya mapapatay, madadala siya. He will be exiled together with the rest of the Israelites in Babylon. Okay? But, ito, sabihin mo rin itong mga ito sa kanya. So, ito ang nangyari. In a last-ditch effort for moral reform, Zedekiah made a proclamation of liberty. Jeremiah 34 verse 8. Gusto ko po sandali pumunta po tayo doon sa Jeremiah 34 verse 8 at gusto kong basahin po natin yan. Sapagkat napakaganda ng sinabi dyan. This is the word that came to Jeremiah from the Lord after King Zedekiah had made a covenant with all the people who were at Jerusalem to proclaim liberty to them. So, yun po yung katagang binanggit ni Zedekiah. It was a proclamation of release. Okay? So it was a proclamation or a declaration of a jubilee year and its special social legislation. So ganito po ang mangyayari dapat. That the wealthy man, kung ikay mayaman, and then supposed to, ang gagawin mo, is palalayain mo yung mga Hebrew slaves mo, whether they are male or female, so that no one should be enslaved. A Jew, his brother. Meaning to say, kapag ka meron ka mga alipin ng mga kapwa mo Hudyo, palalayain mo sila. Yan, sabi dyan sa Jeremiah 34 verse 9. Now initially, ito mga leaders na to of ng Jerusalem, eh nag-swore. Okay? Sige, gagawin namin yan. It is a jubilee release. But afterward, they turned around and took back the male and female slaves they had set free. Binalik nila, kinuha muli nila at ginawa nilang alipin. Makita niya sa Jeremiah 34 verse 11. Then God through Jeremiah reminded them that God brought their fathers out of the land of Egypt, out of the house of bondage, of slavery. And they followed neither God's example nor His law. Hindi sila sumunod. Matigas ang mga puso, ang mga nagmamayari ng mga slave na ito. Kaya God then announced that because they have refused to grant release to the poor and the needy or the slaves, He would declare a retributive release. Ano itong retributive release? Ibang klase pong release ang magyayari sa kanila. Sabi niyan sa Jeremiah 34 verse 17, "You have not obeyed me by proclaiming liberty everyone to his brother and to his neighbor. Behold, I proclaim to you liberty to the sword," sabi niya, "to pestilence and to famine, says the Lord." Grabe, it was a judgment on Israel, on those who did not obey Yahweh's command. And so finally, they are told that they would go into captivity since they held captive their own kinsmen. Ganyan ang ginawa nyo, pinahirapan nyo ang inyong mga kapwa, Israelita, and then kayo, maghihirap din kayo at kayo will be exiled for 70 long years in Babylon. At yan po ang nangyari sa bayan ng Israel. Okay? Now, by refusing to imitate God's mercy, by freeing slaves, canceling debts, and taking care of the poor, Israel refused to live by the divine lessons of the Exodus. Nakalimutan nila na dapat ito ay ipinapaalala sa kanila. Kaya nga, sa kanilang pag-aaral ng Torah, ay ito'y kalakip kasama ito. Pero hindi po nila naisasagawa. Nakakarinig sila ng salita ng Diyos, pero hindi nila naisasagawa. At hindi ba't sa panahon natin ngayon,
Marami rin po sa loob ng iglesia. Nagsasalita yung mga leaders. Nagsasalita, ito, dapat gawin nyo, tumulong tayo sa mahihirap, palayain nyo yung mga ano, huwag mo lang pahirapan yung kapatid mo sa kanyang pagkakautang. Pero ano nangyayari? Hanggang sa tenga na lang, tapos lalabas sa kabilang tenga. Bakit? Sasakalin pa rin natin yung kapwa natin, mananampalataya. At yan, nagkakaproblema tuloy sa isang iglesia pagdating po sa pangungutang. Kasi nga, nagkakaroon tuloy ng hidwaan ang bawat isa. Kaya nga, kailangan aral natin din itong katuruan na ito sa tinatawag na jubilee or the year of release, at tayo rin sa ating pong panahon ay ating pong makita ito, how do we now relate to this? Now, hindi ko sinasabi na yung tao, hayaan mo na lang mangutang, okay? Hindi naman masama magpautang, okay lang magpautang. Ang masama, yung taong hindi nagbabayad. Yun ang mahirap. Okay? Pero still, sabi nga, dito makikita natin na kung sa puso mo naman, maluwag sa'yo. Dahil alam mo naman na nung pinautang mo, talagang mahirap yung tao, talagang naman hindi makakabayad. Inasa sa'yo na yan, whether i-write off mo na lang yan. Okay? Now, kung gusto mo naman singilin, wala namang problema rin yan. Kasi nga, dapat lang, yung nangutang, dapat magbayad. Kasi he is in sin pag hindi siya nagbayad. Pero wag mo siyang pahihirapan. Yun ang punto dyan. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makabayad kung sakasakali. Okay? Now, babalik po tayo dito sa ating pong pag-aaral. So, nung hindi masunod ng mga Israelita ang kautusan ni Yahweh, they were exiled. God, however, did not abandon His people. To those in exile, Isaiah promised that there would be a new exodus. Magkakaroon ng panibagong pagbabalik. A travel back into the promised land. God would once again liberate His people and set them free. Yung nga lang, napakatagal, 70 years. Okay? This liberation would take the shape of the Jubilee year. Okay? So according to Isaiah, the servant of the Lord would be anointed in order to proclaim the year of God's favor, the Jubilee year. So, sabi nga nila, what better symbol of liberation could Isaiah use for those in captivity than the Jubilee? Magbibigay ito uli ng lakas ng loob sa kanila. Magbibigay ng panibagong pag-asa na sasabihin, ay oo nga pala, dapat bumalik tayo kay Yahweh. Yung kautusan ni Yahweh, sinabi niya ito, magkakaroon din pa rin ng release, ng pagka-alis sa pagkaalipin. Kaya, now, however, the new slaves to be released were those in exile. Okay? Sila man na nandun sa Babylon. Now, yung debt to be canceled were now no longer yung pera, but rather it is Israel's sin, yung kanilang kasalanan, yung kanilang magpapatigas ng kanilang mga puso. At yung land to be restored was Jerusalem and the entire promised land na ibinigay na sa kanila, pero dahil sa kanila pong pag-suwail sa Diyos, ay sila ay naalis sa promised land. And so, dito, the Jews were anxiously awaiting for this promised Jubilee. Even during the time of the Lord Jesus Christ, inaabangan nila yan. Kaya nung nakita nila si John the Baptist na nagbabautismo, ay sabi nila, mukhang ito nang umpisa. At kaya nga, makikita po natin na one of the ancient Jewish scrolls found in the caves overlooking the Dead Sea is a scroll entitled The Book of Jubilees. Now, the book recounts the entire history of Israel based on the structure of 50 Jubilee years. It is an excellent example of how seriously some Jews took the Jubilee. Okay? Ito pong grupo ng mga Hudyong ito ay kanila pong sinulat para lang sa ganun yung mga susunod na henerasyon sa kanila ay mababasa pa rin ito. Okay? At ito yung mga naiwan at nakita at na-uncover ng mga archaeologists kasama po ng mga Dead Sea Scrolls. Yung Dead Sea Scrolls, yan po yung halos
kumpletong kumbaga libro ng Book of Isaiah, na kung saan ito ngayong ating pinag-aaralan, that there is going to be a release of the captives, a proclamation of release. Now, this group were known to be the Essenes, E-S-S-E-N-E-S. Yun po ang tawag sa kanila. And many of these Essenes moved out of the wilderness of Judea in order to prepare for the coming of the Messiah. See, so since Isaiah foretold that the restoration would begin in the wilderness, alam nila yan na talagang dun sa disyerto mag-uumpisa. Kaya't sila ay umalis sa Jerusalem at sila ay bumukod at sila ay tumira sa mga yungib, sa mga caves. At dun sinulat nila ito na patuloy na magiging aral sa mga susunod na henerasyon. Makikita nila na ito pala yung pinangako ni Yahweh, the year of Jubilee. At sa kanila, alam nila, maganda pa ang pagkaintindi nitong mga Essenes na ito, rather than dun sa mga Pharisees na sila, ang kanilang pagkaintindi is release lang sa physical bondage. Pero itong mga Essenes, they believe that this great Jubilee year was a freedom from the debt, but not of money anymore, but the debt of their iniquities. Yung pagkakautang ng kanilang mga kasalanan. Na alam naman dahil sa Book of Isaiah, sinabi ni Yahweh na I hate your offerings. Sinasabi niya dyan sa Isaiah, no? Pupunta ko lang sandali, yung Isaiah 66, the last chapter, sabi nga niya ni Yahweh, sabi niya rito, Heaven is my throne and earth is my footstool. Where is the house that you will build for me? And where is the place of my rest? For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of contrite spirit, and who trembles at my word. He who kills a bull is as if he slays a man. He who sacrifices a lamb as if he breaks a dog's neck. He who offers a grain offering as if he offers swine blood. He who burns incense as if he blesses an idol. Just as they have chosen their own ways and their soul delights in their abomination, so will I choose their delusion and bring their fears on them, because when I called, no one answered. When I spoke, they did not hear, but they did evil before my eyes and chose that in which I do not delight. So here, makita natin na inayawan na ng Diyos yung pag-aalay ng mga hayop. Kasi nga, naging rutinary, naging ritualistic. Wala na sa puso, wala na po sa talagang tunay na damdamin ng tao na siya'y mag-alay dahil sa kanyang kasalanan. Kung hindi, basta't sige, makapag-alay lang ako, solved na ako. Kaya yan, nakita po ito ng mga grupo ng mga Essenes na sabi, itong release of the captives na ito was a release from the bondage of sin. Okay? The Essenes held this belief largely from the reading of Isaiah chapters 58 to 61. So wala na po tayong time para basahin yan, pero basahin niyo po yan sapagkat dyan po nag-commit ang mga Essenes at inaral nila ng gusto yan at nakita nila na ito palang parating na Messiah. They believe that the coming of the Messiah and his announcement of the Jubilee are the subject of the good news proclaimed in Isaiah 52 verse 7. So basahin niyo rin po yung 52 verse 7 na ang katagang sinabi dyan ay, How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good tidings, who says to Zion, Your God reigns. And so the Essenes illustrate that the Jews of Jesus' day lived in anticipation of Isaiah's prediction and promise concerning the Jubilee. The captives, for example, were longing for this particular good news to come to a realization that this day of the Lord's Jubilee will now finally come. At yan nga, dito sa panahon ni Jesus, dito po yung naging katuparan yan. Kaya't sinabi nga niya sa book, nung binasa ng ating Panginoon, sabi nga niya, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me
to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. And the Lord Jesus ends it by saying, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Kaya nga mga kapatid, ito po ang gusto nating makita. Tayo, on this side of the cross, we have seen this particular sin that the Lord Jesus Christ made, to which the Israelites did not comprehend, did not understand, did not realize. Because makikita po natin sa susunod po natin pag-aaral, makikita po natin how the Jews reacted negatively to what the Lord Jesus Christ has said. But for now, let us just, sabi nga, namnamin natin yung salita ng Panginoon na ngayon tayo ay kabilang dito. Tayo ngayon ay yung mga captives sa kasalanan, captives of Satan, which we call our father before. Now we have been transferred into the kingdom of His Son, the kingdom of light, from the kingdom of darkness into the kingdom of light. And so we have a proclamation, a jubilation, an exaltation that only our God deserves through Christ our Lord. And so I pray, brethren, anuman yung ating pinagdadaanan, okay? Pinutol ko muna ito hanggang dito na lang para sa susunod na ating aaralin is yung kalahati naman ay ating makikita yung kahihinatnan. But anyway, dito pa lang, busog na po tayo. Sapagkat yung salita ng Diyos, na ito, na hindi nakuha ng mga Israelita, ay ating ngayon nakuha. At ngayon, naaaral na natin yung buod. Okay, yung summary, because we are on this side of the cross, both the Old and the New Testament are in front of us. We are able to study it carefully and diligently, and this should reflect in our lives at the same time. Magkakaroon po ng aplikasyon sa atin na anuman ang sitwasyon natin ngayon, anuman ang pinagdadaanan natin ngayon, di ko alam kung kayo ba ay may mga trabaho o makakabalik pa sa trabaho, kung kayo ba ay may nakakain pa o wala, pero ito, sabihin ko sa inyo, ang mga anak ng Diyos, hindi niya gugutumin. The Lord will touch the hearts of each and everyone to be able to help. Kaya nga, huwag nating kakalimutan, yung mga Israelita, naging bukang bibig na lang nila sa kanila, yung jubilee. Pero sa atin, kailangan makita natin ito, that it was a blessing. A blessing. Hindi ko muna kayo bibigyan ng ibig ko sabihin blessing, because gusto ko sa susunod na aral, babanggitin ko kung ano po itong blessing na ito. Although nabanggit ko na kanina. Okay? But anyway, we pray and hope that tayo bilang mga Kristiyano, even during this time of pandemic, even na hindi pa tayo nakakapag-meet together as a church, hindi pa tayo nakakapanambahan, maghintay lang tayo. Let us just be patient, just as the Israelites were patient in waiting for that jubilee. Hindi naman siguro tayo aabutin ng 49 years of pandemic, okay, before a vaccine is going to be released, and then we can all be together and worship the Lord together. But one thing is sure, the Word of God, sabi ko nga, it is not chained. It is going to accomplish its purpose. Kaya habang tayo naka-quarantine, gamitin na natin lahat ang pagkakataon para tayo ay makapag-ibanghelyo. Tayo ay makaabot ng mga kaluluwa. Okay? Kung meron man kayong mga pinagdadaan ng problema sa inyong pamilya, nagkakaroon na ng mga rubbing of elbows dahil kayo ay nasa loob ng kanilang tahanan, pati kami, hindi kami malayo dyan, okay? Meron at meron yan kasi nga tayo nakakasama lang sa isang bubungan. Pero sabi nga, all of this, sabi nga, we can always
write it off precisely because of our relationship with our Lord Jesus Christ. Because we are all children of God, we can always forgive one another. We could always kumbaga, understand one another. We can always open the communication so that at least hindi lalaki o kumbaga, lalago yung problema at mauwi pa sa hiwalayan. Pwede po natin yan ibabad sa panalangin at ilagak sa paanan ng Diyos at hayaan ang salita ng Diyos ay magkaroon ng bunga sa ating mga buhay. So Lord, so mga kapatid, I hope and pray na kayo ay nabuhayan ng loob kung ano man po ang mga dagok at hirap, pagsubok, adversity, difficulty, problems, chaos man yan, yung mga nangyayari sa Amerika. Importante is that we have a God, okay, who is sovereign and who is in control. May gagawin ng Diyos. Huwag po tayong maging impatient. The Lord is good and He will fulfill His purposes. Good morning to each and everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo manalangin. Maraming kami nagpupuri sa inyo at maraming salamat sa inyong salita. Nawa'y Lord God, kahit po ganito, ang aming pong pag-meet together through social media, eh, kahit papano, Panginoon, yung salita mo ay titimo pa rin sa mga puso, Lord God. At ito yung magbubunga sa bawat isa at magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, O Diyos. Itong aming dalangin kay Kristo Jesus. Amen.